You know? Musta? Kailangan ko na to inbox. 3 weeks na to, mahigit, or maybe more. Wow. Talaga saktong-sakto yung pag-andar ng motor niya sa pagbukas natin. So, 3 years or more. So, ngayon ko may issue sa keyboard na to, eh, hindi ko na siya mababalik. So, pero anyway, open na natin. Kasi in-order natin siya. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng pangalan. Ang ganda. Catchy yung pangalan niya eh. Pero parang wala pa ako nakikita. Uy. Oops. Okay. So, ito na nga. Aula. By default, maganda naman talaga yung mga keyboards ng Aula. Pero medyo kakaiba kasi yung pangalan niya. Kita nyo naman. Aula. Ay, hindi siya Aula. Hindi pala siya Aula. Sorry. Wait lang. Nasa check ko na rin yung presyo. Kala ko Aula, katunog lang pala. Oops. Aula nga. Ayun o, Aula. Oh. Oops. Ayun o. Pero bakit dito? Ano ba to? Pulang ba to? So, ayan. Aula Solakaka. 1299 pero nakuha natin ng 1099. Wala masyadong diskwento pero all goods lang naman. Word keyboard syempre sa presyo na to. Tingnan natin. SK961. Medyo nalito ako. Aula yung nakalagay sa kanya pero wala akong nakikita kahit anong bakas ng Aula dito. So baka hindi siya okay. Or baka okay siya. Tingnan natin. Ayan. Yung default na keyboard na box. Pero maganda siya kanya. In fairness, nakita niyo naman, nakabox na siya ng ganito. And then yung packaging niya, buong-buo. Walang ka-damage. Medyo may, baka sila ng factory. Kasi ayun naman, medyo may dumi-dumi pa. Yung sa ano yan, yung sa pag-packaging. Pero malinis. Okay. So, yan. Ganito talaga yung mga sa ganitong range o again, wag masyado manage your expectation. So, yan. Standard na USB A, USB-C. Ooh! May extra keycaps. Ay, switch. So, mamaya na natin dubuksan. Ooh, yun o. Bakit may panlinis? Ito ba ako na yung maglinis ng ano? Ito. Ay, na to. May laman. Uy! Okay. So, medyo kakaiba to. First time kong makakuha ng sa keyboard na may ito pa yung pinalinis sa keyboard. Sige, puti-testing natin. Pero sa ano to, di ba? Sa mga tag dito, cellphone. At tas, ito brush. Normal brush. Itong isa, kamay. High five. Okay. So, yan. Ito, default yan. Kasama. Medyo kakaiba itong ano, ha? Tapos, yan. Extra switch. Yung extra switch ay blue na bilhin natin. Hindi, sige, okay lang. Hindi ko ulit mabasa, main. Ayun, oh. Hindi, pero yung mga gantong itsura, gantong pormahan. Ito yung mga basic na switches, pero clicky. So, medyo mag-ingay itong session na to, pero all good, so okay lang. Okay, so punta na tayo sa keyboard. At syempre, testingin natin to. Wait! Okay. Okay. Pwede na. Keyboard, dilinis tayo tayo. Ito ba talaga to? Hindi ako nalilinis ang mga keyboard, buga-buga lang. It's just na ito. Ayan, pero, hindi, baka magamit ko to sa ibang bagay. Pero, lalagay ko lang din dito. Ayan, yung keyboard yan, ganyan. Nililinis natin ganyan. Pero ito, iba yan. Ewan ko kung naririnig nyo, pero may nagbo-blower. Ayan. So, ayan. Yan tayo nang yan. Punta na tayo sa keyboard. Aula Solakaka. Okay? Solakaka. Sino nakaisip ng... Huwag kayo magkakamali ng banggit. Basta Solakaka yan. Okay. Medyo magaang.
Di medyo magaang. Magaang talaga. Ito nga, sabi ko medyo maingay. Kasi nga, clicky. Pero expected na yan. Sound check. Pwede na. Parang ganito yung isa kong keyboard na hindi ko na maalala yung, pero mas mura to kasi nga wired. Parang yun nasa 2,000 plus yun kasi nga tri-mode yun. Pero all goods. So syempre yung USB port mo kailangan nito dahil wired siya. Gilid mo wala. Ay, may pailaw. May pailaw. Meron siyang konting arte. Yan. Yan. May arte siya sa gilid. Pero hindi ko sure kung umiilaw. Pero kasi dapat itong mga ganito eh, may pailaw yan. Sa ilalim, medyo maganda yung design niya. Ayan, sa ilalim. Okay, first, second. Wait! Bakit may USB? Taray, ano ba to? Ooh! Bakit may USB? Ang mura nito kung ganun. Ah, okay. Hindi ko nabasa. Ano pala to? Wired / 2.4 talaga ba? Bluetooth? Wow! Try mode 1K. Ayan. Ooh! Oo nga! Ooh, okay. Solakaka. Napakalimit mo ha, pero hindi ko talaga trip yung gantong switches, pero hindi, open natin. Gulit ako kasi may ano, in-expect ko wired. Wow, okay. Pero open natin. Okay. So yan, alam na, nakita na naman natin yung switch, yan kanina. Oof. Masisira na naman natin. Pero hindi, sige, okay lang. Medyo may onting puwersa, pero hindi ganun kasing kunat nung iba. Sakto lang. Okay. Yan, default. Medyo nabangasan ng onti. Medyo lang naman, pero ayan. Ito to, ayan o. Ayan, sa ilalim, 3 pins. 3 pins lang to. Walang foam, recta plastic, pero again, para sa presyo na 1,099 to be exact, ship, kasama na yung shipping, well, papunta sa akin yun, ba? Pwedeng tumaas, pwedeng mababa, apaka-solid naman ito. Well, sa presyo ah, hindi, pero testingin na natin. Legit ba yung ano niya? So, instead na mag-go-wired tayo this time, nasaan yung ano ko, kable ko. Okay. Set up natin ng wireless. Okay. Wait lang. Okay. So, set up natin ng wireless. Oops. Hindi ko sure kung may charge, pero feeling ko meron. Yung ito, hindi ko talaga trip itong mga ganito. Masakit to sa kamay. Although, hindi mo naman lagi on-off. Pero, yan, luma yun. So, may indicator ba siya? Meron siyang indicator na sobrang hirap basahin. Pero, pag ayan, titignan mo, on-off. So, on natin. Okay. Nag-on. Testing. Ah, hindi. Nasa Bluetooth. I-switch natin ngayon, FN, and then dongle. Okay. Testing. Uy, naka-dongle na tayo, men. Ayaw. Okay, yun na. So, gumagana yung wireless. Ang mura niya para sa... Bago tayo pumunta dun, sound check. Wait, hindi ko sure kasi kung naririnig niyo. Hindi ko sure kung naririnig niya may nagbo-blower. Pero, testing na natin. Sound check na tayo ngayon. Medyo compact to. Kaya, hindi ganun kabilis yung ano natin. Pero, hindi. Angatan natin. Para medyo... Uy! Angatan natin para medyo palag. Okay. Game.
Ay! May balik. May balik. Pero hindi. Yung switch talaga patalo. Pero kasi masyadong siksik para sa akin, ha? Masyadong siksik yung pressure ng 1-1 sa compact na keyboard, tri mode, all goods. Sige na, lagay nyo na sa cart nyo. Di, panalo tong keyboard na to. Beginner keyboard, kung nandun ka sa level na gumagastos ka na ng mga 3,000, 4,000, hindi mo siya masyado ma-appreciate. Pero kung nasa kakasimula po pa lang, yes! Napak-solid na tong keyboard na to. Bukod sa solid yung specs, siksik yung specs, pero yung build quality, pwede na. Nasa entry level nga, tulad na sabi ko. Pero, yun nga, nagulat ako, in-expect ko word lang siya, pero... ganun talaga. Life is so full of surprises. So, dito na natin tatapusin. Hindi ko lang ma-confirm talaga. Kasi, hindi ko sure kung part siya ng Aula or Solakaka is a different brand or kung ano man. Wala kasi. Well, kahit anong bakas, wala. Oh. Pero yung ganitong design, nakikita na natin, di ba? So, anyway. So, sabihin na lang natin Solakaka tong keyboard na to. Pag na-confirm ko na Aula siya, lalagay ko sa description or doon sa title. Pag hindi, so nakakala nalagay. So, yun na. Dito na natin tatapusin na. Bye-bye, guys. Babu.